pastora, natakot ako. Alam niyo kung bakit? If we doubted to God, there is something bad that might be happen to us. Nalapit nga ako. Delikado to eh. Kapag nagdududa pala tayo sa Diyos, posible may pangit na mangyayari sa atin. Like what happened to priest Zechariah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag na huwag kang magduda sa Diyos. Huwag na huwag kang magdududa sa Diyos. It's a serious matter. Seryoso po ito. Amen. Huwag, anong sabi ni James? Okay, i-quote ko lang ito ha. James 1:5-7. Pag ikaw nagdududa sa Panginoon, wala kang matatanggap. Ito si Zechariah, matindi pastora. When he doubted the messenger of God, Gabriel, hala, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari? Napipi po siya. Hindi siya makapagsalita. At tanungin mo ngayon katabi mo, gusto mo ba hindi na makapagsalita? Siyempre ayaw! Hindi na makapagsalita? Sige, sabihin mo, Lipender, gusto mo ba hindi ka na makapagsalita? Gusto mo ba hindi ka na makapagsalita? Ay, gusto yata ni ate, oh. Gusto yata ni ate. O gusto yata ni kuya. Gusto mo hindi na magsalita? Sabi ni kuya, hindi, oh. Para masakad mo lang, hindi, oh. So my point is, don't doubt God. Huwag kang magduda sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, I'm sorry. I'm sorry. For not believing you. For not believing beginning you. Today. Beginning today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I believe you. I believe you. 100%. 100%. Amen. Amen. Because nothing is impossible with God. Amen. Remember in our GCK, our God is a God of all possibilities. So, itong si Priest Zechariah, nagduda kasi sa Diyos, kaya napipituloy siya. Napipito siya. Pero dahil ikaw, hindi ka naman nagdududa sa kakayahan ng Diyos, hindi ka mapipito. Amen? Amen. Okay, let's jump to next slide, please. The Annunciation of the Christ. Ito po yung pagpahayag. Pag-pronounce, pag-proclaim, pagsasalita tungkol kay Kristo. Amen pa? Nireveal na dito si Kristo. Nakalagay po dyan, sa ating search the scripture, nakalagay doon is the Annunciation of Christ. Dinagdagan ko lang po yung kulay itim sa baba na nakalagay. The Annunciation of Christ reveals in the Old and New Testament. Totoo po yan. Tagalogin po natin ha. Yung kapahayagan tungkol kay Kristo, pinahayag na yan sa Genesis pa lang, sa buong Old Testament, at pinahayag din siya sa buong New Testament. Okay, ito po yung patunay, nakalagay dyan. The Messianic Prophecy. Pag sinabing Messianic Prophecy, ito po yung propesya tungkol kay Kristo. Sabihin nyo, tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Yan po ay mababasa sa Genesis chapter 15 and Isaiah. Mamaya, basahin po natin yan later on. We will read that later on. And found in Isaiah chapter 7 verse 14. And secondly, it is in the Old Testament. Amen? Amen. Genesis and Isaiah is found in the Old Testament. Amen? Amen. You should know that Genesis and Isaiah is in Old Testament. You know, last Tuesday, oh, Pastora, sobrang sinurprise kami ni Pastora noong Tuesday. Biruin niyo, ipamemorya ba naman niya sa amin yung Genesis to Revelation ng biglaan? Sabi ni Ma'am Miriam, buti na lang. Sabi ni Sister Ayon, buti na lang, hindi ako umating. Nangangamuti kami dito. Pastora, ba't ka naman ganun? She told us, memorize from Genesis to Revelation. In just 10 minutes? What? Oh, come on. When I studying in Bible school, I used to memorize it in 1 week. But she gave last Tuesday 10 minutes? Come on. And she couldn't give us a gift. Next time, give us a gift. Okay, so just an advertisement, alright? So,
In the New Testament, there is a promissionic fulfillment. If there is a prophecy, there is a fulfillment. Kung mayroong hula o propesya, mayroong kaganapan, at yan ay nakasulat sa Matthew 18 to the following in Luke chapter 1 verse 26. So ulitin ko po ha, yung pagsabi tungkol kay Kristo, yung pagpapahayag, the annunciation of Christ is already revealed sa Old Testament pa lang at saka sa New Testament. Patunay! Next slide please. Ito yung patunay. Ano sabi dyan? Ay, ba't tumuloy? Meron pa yan. Natakpan ba? Okay. I think there are three slides. Before that, can you click it back? Forward? What? I think may is error. I'm sorry. Okay. There are three verses. I think at the back of the slide. But it's alright. It's alright. Let's read that. No. Please back. Backward. Alright. Let's, in verse 23. Okay, this is the fulfillment, no, of the prophecy. In verse 23, it says, 1, 2, 3, go. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel. Which means God is with us. Yan po yung kaganapan na yung inannounce ng anghel tungkol kay Kristo, yan po ay nagkakatotoo. Sabihin nyo, nagkakatotoo. Nagkakatotoo. And that's the reason why we have a blessed hope. Because of Christ. Okay, ha? Mary gives birth to Jesus Christ, our Savior. Okay? Since we accept, we receive, we believe on Jesus, then we have a blessed hope. Nang ibig sabihin, nung pinaniniwalaan natin si Kristo na pinanganak ni Maria, tinanggap natin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, mayroon na po tayong pag-asa na makapasok sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Diba ang sarap? Ang sarap, dahil po yan kay Kristo, we have a blessed hope. Thank you so much for Jesus Christ. Palakpakan naman natin ang Lord. Next slide, please. Okay. The birth and the early days of John the Baptist. In Luke chapter 1, verse 57, it says, basahin po natin, kaya nyo ba? Kahit medyo maliit. Kaya nyo po? Let's read together. 1, 2, 3, go. When Elizabeth's son was born, her neighbors and relatives heard how kind the Lord had been to her. And they too were glad. Zechariah asked for a writing tablet. Then he wrote, his name is John. Everyone was amazed right away. Zechariah started speaking and praising God. All the neighbors were frightened because of what had happened. And everywhere in the hill country, people kept talking about these things. Everyone who heard about this wondered what this child would grow up to be. They knew that the Lord was with him. Kwento ko na lang sa inyo, ha? When Elizabeth gives birth to John the Baptist, anong meron? Kaya tagalugin ko na lang. Anong meron nung pinanganak si Juan? Ang sagot po ay, ang dala-dala po ni Juan ay milagro. You know why? Nandiyan ang patunay. Di ba yung tatay niya napipi? Kasi nagduda siya sa Panginoon. Kanina. Di ba napipi yun? Napipi yun ang matagal. Opo. Hindi siya makapagsilta. Pero, nung dumating si Juan, take note ha, when John the Baptist came because of the will of the Father, yung kanyang tatay, pastora na napipi, biglang nakapagsalita. Palakpakan naman natin ang Lord. Okay ha? On the early days of John, God is with him.
And because God is with him, in verse 66, it says, they knew that the Lord was with him. What does it mean? If the Lord is with us, if the Lord is with you, then the Lord will work for you. Remember, on our GCK, I believe that the Lord is with us through that ikumuli. Do you agree with that? Parang hindi kayo agree ah. O, napapanood pa naman tayo dito. Parang hindi kayo agree ah. Do you believe that the move of God, the power of God, is with us through Daddy Kumuye? Do you believe that? Amen. That's what the Bible said. Because the presence of God is with John, then the miraculous power of God working through John. Dahil kasama ni John ang kapangyarihan ng Diyos, nagmimilagro ang Diyos sa kanya. Hindi nyo ba alam na pwede rin magmilagro ang Diyos sa iyo? Pwede yun. Ngayon bang pinatong lang ni... Okay. Gamitin ko nga si Sister Ayen. Ano po? Okay. I just wanna use an example to Sister Ayen. When Sister Ayen received a gift of healing, okay, the abiding presence of God of healing is with her. When she prayed, the cancer patient be healed in Jesus' name. And then, that patient will get healed. Why? Because the Lord is with her. That's what happened to John the Baptist. The Lord is with him. Therefore, the word of God, the miracle of God is working through him. Do you want to be like John? Amen. Parang ayaw ninyo. Do you want to be like John? Amen. Our Daddy Kumuye begot the power of God. We Amen. Saw it in different crusade. Amen. Ang pilay nakakalakad, ang bulag nakakakita, ang may sakit gumagaling. Because of the power of God. Amen. Amen. So, that's what happened to his father. It says, his name John. Everyone was amazed. What? Anyway, si Carla started speaking. See? Napansin nyo? Nung dumating si Juan, yung pipi, excuse me, yung hindi nagsasalita, bigla nang nagsasalita. Hindi mo ba pinangarap na noong sinabi mo sa kapitbahay mo na Mare, gagaling ka? Gumaling bigla. Ayaw nyo ba ng ganun? Siyempre gusto natin ng ganun. Nung ang asawa mo may sakit, na instead dalhin mo sa ospital at gagastos ka ng malaki, bigla mong pinatungan ng kamay, be healed in Jesus name, abay gumaling. Ayaw nyo ba ng ganun? Mukhang hindi yata tayo nagkaintindihan. Sabi nila, ano ba pinagsasabi ng mamang ito? My point is, when the presence of God is with you like John, then you can be used by God powerfully. Amen. Kapag ang presensya ng Diyos sa iyo, salamat Lord, may milagro dito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, ma'am. Okay, ha? So therefore, when the arrival or the birth of John the Baptist, the presence of God abides in him. Sinasamahan siya ng presensya ng Panginoon. Now my question, do you want to be accompanied by the presence of God? Gusto niyo ba samahan kayo ng presensya ng Diyos? Amen. Like John? Amen. Gusto niyo ba? Amen. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin natin, Lord. Lord. Be with me. Be with me. In Jesus' name. In Jesus' name. Okay. Last slide. Before we end this session. You know what's the ultimate purpose of John the Baptist? Alam nyo ba kung ano yung napakadakilang layunin kung bakit pinadala si Juan? Do you want to know? Nandiyan na pala sa screen. Maganda siguro talaga, no? Mayroon tayong, ano, clicker.
Do you know what's the ultimate purpose of John? Why the Father permitted him? Kasi alam po ninyo, si Elizabeth is a barren woman. Yung nanay po niya ay baog. Alam niyo ba yung baog? Yes. Hindi magkaanak. Pero nagkaanak siya. Kasi nga, mayroong ultimate purpose ang Diyos, may dahilan ng Diyos. And this morning, there are two, tandaan ninyo ito ha, ito yung pinakamahalaga, there are two ultimate purpose. Why the Father permitted Elizabeth and Zechariah to have John in their lives. In John, ito ay hindi kasama to doon sa libro, kinote ko na lang. John chapter 1, verse 6 to 7. CEV version, maganda po yung CEV version na sabi. Basahin po natin sa verse 6 ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. God sent a man named John. Verse 7. Who came to tell about the light and to lead all people to have faith. That's the ultimate purpose of John the Baptizer. Ano yung ultimate purpose ni John? Number one? To tell about para wala kong kausap. Lakad kayo. Here we go. To tell about the light. Number two purpose? To lead people to have faith in God. Dito, ano yung number? Side mo to. Mahina. Pwede bang Tagalogin natin sa... Ayun ako, mga Nigerian po. Can we say it in Tagalog? Yung number one. Upang sabihin ang buhay ni Jesus. Mukhang isa lang yata Pilipino dito ah. So it means everyone here is a foreign brothers and sisters. Okay. Can you say it in Tagalog, everyone? Number one, Tagalog. Upang sabihin ang tungkol sa liwanag. And who is the light? Jesus. Jesus is the light. So meaning, John came to tell about Jesus. Are you with me? Jesus, John the Baptizer came to tell about Jesus. Secondly, in this role, number two. What is the ultimate purpose, number two? Can you say it? 1, 2, 3, go. To lead people to have faith in God. Pwede ba lang Tagalog ito? Walang po rin brothers and sisters dito. Pwede ba natin Tagalogin yung number ito? Lakasan nyo, nakaliging mga Pilipino. Come on, say it, Tagalog. Magkaroon ng paniniwala. Yun, ang galing naman ni nanay. Pala, kanya na. Mukhang isa lang yan. Nakikinig ko dito, Pastora. Pag isang tao lang ang nakaupo dito, pwede ba tayo lang? Tagalog. Upa. Pananampalataya sa Diyos. Ang tao sa pananampalataya sa Diyos. Amen? That's the ultimate purpose why John the Baptizer came. Amen? Did you learn about John? If you learn about John, who is John? Sinong Juan ang pinag-usapan natin dito? Malamang, kasasabi ko lang eh. Okay? Can you enumerate the five kinds of John? John? Sino yung unang Juan? No, Codigo? The father of Simon. Parang baka naman natin si brother. Thank you, brother. Another John. Sabi niya, John, the father of Simon, or the Bar-Jonah. Another John. Sige, si Madam. Madam Ate. John? The son of Zebedee and the brother of James. Okay. Third John, sino pa? Limang Juan yun. Lima yun. Ayun, yung iba nagsulat. Sige, huwag kayo mahiya. Okay, belongs to the high priest family. Palakpakan ulit natin si brother. Mukhang matuso yun ito si brother sa klasiko ah. Oo. Ay, nandiyan pala eh. Okay, another. No, Codigo, Brother Joseph. Don't give him a Codigo. Let's check it out if they're truly listening, ha? Oh, you're so...